Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko sinasadya na saktan si Tom. Kasi naman, nabigla ako sa ginawa niya. Bakit ba kasi yumuyugyug siya sa ibabaw ni Jazz? Kakalad ka rin ko na sana pauwi si Tom, subalit may napansin ako. Kasi naman, bakit parang tulog na tulog si Jazz? Tapos si Tom naman eto, nasa sulok, nakaupo na tila ba, takot na takot. At may napansin pa ako, kasi naman, hindi naman nakahubad si Tom. At si Jazz parang pinaprank lang ata ni Tom. Kaya naman naupo agad ako sa harapan niya tapos niyakap ko siya. Kasi naman, ano bang trip ni Tom? Bakit ba niya ginagawa yung ganito? Nasuntok ko tuloy siya. Tom, ano ba to? Prank ba to? Uy, tumingin ka nga sa akin. Uwi ka ako. Nakatungo lang kasi siya na parang tila ba nahihiya at natatakot sa akin. Subalit, walang kibo si Tom. Kaya eto, niyakap ko na lang siya. At kasabay ng pagyakap ko sa kanya, narinig ko ang mga hikbi ni Tom. Tom, anong baga naman? Anong ginagawa mo? Kaya ka nasasaktan eh. Kasi ikaw din ang gumagawa ng dahilan kung bakit ka nasasaktan. Wake ako kay Tom. Bakit ba kasi andito ka? Bakit mo pa ako hinanap? Sasaktan mo lang ba ulit ako? Wake ka ni Tom. Medyo di ako nakapagsalita dahil sa sinabi ni Tom. Tahan na Tom. Andito na ako. Di na kita sasaktan. Tara na nga doon sa kwarto ko. Ano ba kasing pinagagagawa mo? Hindi na damay mo pa si Jazz. Wika ako. Kasalanan mo kasi, Kali. Lagi na lang si Japit ang bukang bibig mo. Paano na ako? Wika ni Tom. Alam mo, ang arte mo, Tom. Tara na doon sa kwarto ko. At ikay, miss na miss ko na. Daling na. Wika ako. Bigla naman tayo ni Tom. Sumama din naman agad sa akin eh. At si Jazz naman. Ayun. Iniwan namin sa kwarto niya. Napakaloko talaga nitong si Tom. Kaya naman, pagpasok namin sa kwarto, hindi ko na binitiwan si Tom. Nakahiga kami na magkahawak kamay. At habang pinagmamasdan ko ang mukha ni Tom, nakangiti lang ako habang nakatitig sa mga mata niya. Miss na talaga kita, Tom. Kung alam mo lang. At saka, ang taba mo na. Ano bang mga ipinapakain sa'yo ni Jazz? Bakit ang taba mo? Wika ako. Bahaw. Wika ni Tom. Natawa tuloy ako. Kakagigil si Tom eh. Kaya naman niyakap ko siya ng napakahigpit. Ang tagal ko kasing nagtiis. Bakit ba kasi napaka-arte niya? Kali, sorry. Wika ni Tom habang yakap ko siya. Hindi na ako sumagot. Basta, hindi ko na siya binitiwan. At alam ko na magiging okay na ulit ang lahat. Tom, uuwi na tayo ha. Wika ako. Tumango lang si Tom. Ay nako, sa wakas. Okay na ulit kami. Sana lang talaga eh. Wala na maging problema. Ang iniisip ko na lang ngayon eh si Jazz. Ano kayang kalokohan ang ginawa nitong si Tom kay Jazz?
Kasi naman, knockout si Jazz. Napakahimbing ng tulog eh. Kaya, eto. Sa buong magdamag eh. Di ko na talaga pinakawalan si Tom. Isang mahabang gabi na magkayakap lang kaming dalawa. At sa pagising ko, hinanap ko agad si Tom kasi naman, wala na siya sa tabi ko. Kaya eto, kinabahan ako. Baka iniwan na naman niya ako. Mabilis akong lumabas para hanapin si Tom. Paglabas ko ng kwarto, nakahinga na ako ng maluwag. Nakita ko na kasi si Tom eh. Andun lang siya sa kusina, nagluluto. Kaya mabilis akong lumapit at niyakap ko siya mula sa likuran niya. Tom, I miss you. Akala ko eh, iniwan mo na naman ako. Huwag ka na ulit taalis ha. Kasi mahal na mahal kita. Wika ko habang si Tom naman eh, naghahalo ng niluluto niya. Kali, antigas niya na. Huwag kang ganyan sa likod ko. Baka mamaya eh, makita tayo ni Jazz. Wika ni Tom. Bakit naman? Wala naman tayong ginagawang masama ah. At saka, parang ansarap niyan Tom. Para sa akin ba yung niluluto mo? Wika ko kay Tom habang ako eh eto. Nasa likod niya at nakayakap lang sa kanya. Oo naman, kaso maanghang ito. Baka sumakit yung puwet mo. Wika ni Tom. Bakit naman sasakit? At saka Tom, pwede bang umuwi na tayo mamaya? Wika ako. Medyo hindi agad nakasagot si Tom. Siguro eh. Nag-iisip pa siya. Oo naman. Pwede mo na siyang kunin. Wika ni Jazz. Mukhang kakagising lang ata ni Jazz. Boy, kakagising mo lang ba? Ang haba ng tulog mo ah. Wika ko kay Jazz. Oo nga eh. Ang haba ng tulog ko pero... Teka. Hoy, Tom. Kagabi pala. Anong ipinainom mo sa akin ah? Wika ni Jazz. Juice lang. Bakit? Wika ni Tom kay Jazz. Ah, ganun ba? Bakit inantok ako agad? Wika ni Jazz. Ah, baka pagod ka lang Jazz. Tulog ka na nga eh pagka uwi ko. Wika ako naman. Ah, siguro nga. Pero teka lang. Bakit putok yung labi mo? Ano nangyari sa'yo? Wika ni Jazz kay Tom. Ah, boy, sadyang ganyan. Siyempre, matagal na nagkahiwalay, medyo nasabik. Kaya ayan ang nangyari. Wika ako, tapos si Tom ito. Nakangiti lang. Grabe, napaka-wild nyo naman. Sige na, mag-ayos na kayo ng gamit nyo. At ingat sa pag-uwi nyo mamaya, ha? Wika ni Jazz sa amin ni Tom. Kaya ito, pinagpatuloy na lang namin ito mang pagluluto. Ako naman, eto, pinapanood ko lang si Tom habang nagluluto siya. At grabe, parang ang sarap ng niluluto niya. Ang daming sili, tapos naglalangis na. Kali, yung laway mo, natulo na. Wika ni Tom. Ang sarap mo kasi, Tom. Wika ako. Tigilan mo nga ako, Kali. Pero pag-uwi natin, pwede ba ako na lang? Wika ni Tom. Anong ibig mong sabihin, Tom? Wika ako. Ako na lang. Kasi lagi na lang si Japet ang nasa isip mo. Wika ni Tom. Oo naman. Ikaw lang. At wala nang iba. Tsaka, Tom, sorry ah. Tara na. Kumain na tayo. Parang ang sarap kasi niyang niluto mo. Wika ako. Kali,
hindi lang masarap, pinakamasarap. Wika ni Tom. Yari talaga siya pag uwi namin. Hindi lang pinakamasarap ang mararanasan niya, dahil ipapakain ko sa kanya ang pinakamasarap na ako lang ang meron. Kali, bakit ka napapangiti? Okay ka lang ba? Wika ni Tom. Oo naman, okay lang ako. Wika ako. Kaya ito, kumain na kami kasama si Jazz. At mukhang may problema si Jazz. Parang gigil na gigil siya sa kachat niya. Jazz, okay ka lang ba? Wika ako kay Jazz kasi naman, napansin ko na parang bad trip siya. Okay lang ako. Tara na, kumain na tayo. Wika ni Jazz. Pero parang may problema siya. Halatang halata kay Jazz na parang balisa siya eh. Kaya eto, di na ako nakialam. Baka may kaaway siya, kaya ganun. Pero may napansin ako, parang naging malungkot si Jazz. Dahil ba sa pag-alis namin ni Tom, kaya siya malungkot? Ang hirap ng ganito. Pero si Tom nga ba ang dahilan? Parang may kailangan muna akong malaman bago kami tuloy ang umalis. Ayoko naman na iwanan si Jazz na malungkot. Anong gagawin ko para matulungan siya? Ayaw kasi niyang magsabi ng totoo.